Hello mga mamshi! Welcome back to my channel and isi-share ko naman po sa inyo kung paano ko nanganap ng normal delivery! Ginawa ko po itong video na to para sa mga magiging new mom dyan sa mga bagong buntis. Congrats po! Yes, para po to sa inyo sa mga gusto ng normal delivery. Kasi bukod naman po sa mahal ang cesarean, eh matagal daw po din daw gumaling. Yes, my friend po kasi ako, nag-cesarean siya. Shinare niya sa akin kung bakit niya na-cesarean. Pangalan niya is si Jopay. Hello Jopay, thank you for sharing. Kaya daw siya na-cesarean kasi mahilig daw siya uminom ng malamig na tubig. Yan po yung huwag niyong gagawin. Huwag kayong iinom palaging ng malamig na tubig. Kasi ako, kahit nung dalaga pa ako, hindi talaga ako mahilig uminom ng malalamig na tubig. As in, hanggang ngayon hindi. Kahit kung buntis ako. Kasi pag buntis ka nga naman, pakiramdam mo talaga, eh parang laging mainit yung katawan mo. Ganon din ako, lalo nung malaki na yung chan ko, mga 7 months to 9 months na, feeling ko laging mainit yung katawan ko. Naliligo pa nga ako minsan, may yelo pa. Totoo, mayelo kasi nga parang mainit. Kahit naka-aircon ka, parang mainit. Pero, hindi ako umiinom ng malamig na tubig. Kasi, nakakalaki daw yan ng tiyan. Hindi yan nakakalaki ng baby. Nakakalaki yan ng tiyan. Siguro yung tubig sa tiyan. Siyempre, pag malaki yung tiyan mo, mahirapan ka din talaga kumire. And, yung dahilan din daw po, kaya din daw siya na cesarean is, hindi daw bumababa si baby. Kasi overdue na daw siya, hindi pa rin daw bumababa si baby. Kumbaga, hindi pa rin open yung puerta niya para lumabas si baby. Kasi po, kulang din siya sa exercise. Yan. Yan yung iaano ko sa inyo kung anong exercise yung ginawa ko. And syempre, healthy diet dapat. Kaya, isi-share ko din sa inyo kung ano yung mga kinakain ko everyday nung buntis ako. Kaya, start muna tayo sa number 1. Huwag uminom palagi ng malamig na tubig at matatamis. Yes, huwag po kayong iinom palagi ng malalamig at huwag kayo palagi kumain ng matatamis mga mamshi ha. Kasi ako, hindi ako masyadong mahilig kumain ng matatamis. Nung butis ako kasi nga daw, nakakalaki din daw yan ng baby. Tapos, nung 28 weeks na yata yung chan ko or 29 weeks, inanuhan ako para sa diabetes, sa blood sugar. Lahat po ata ng buntis gaganyanin, i-test yung blood sugar nyo kung mataas. Kasi pag tumaas po yung blood sugar nyo, magkakaroon kayo ng gestational diabetes. Yan po yung karaniwang nagiging sakit ng mga buntis. Malalaman po yan pag nasa 29 weeks to 30 weeks ka na ganun. Dun lang daw yan sa lalabas kung meron ka. Yung dahilan po niyan, pag palagi ka kumakain ng matatamis, pag nagkaroon ka niyan, magkakaproblema ka din sa panganak mo. Pwedeng lumaki si baby sa loob, lalaki siya ng lalaki, pero hindi siya healthy kasi puro matatamis yung kinakain mo. Kaya, umiwas ka sa matatamis. Huwag yung araw-arawin. Okay na naman kung paminsan-minsan, yung patikim-tikim. Basta, huwag nyo lang araw-arawin, ha? Tiis-tiis lang muna kayo. Kasi, 9 months yun lang naman yan titiisin. Kahit naman ako, nung buntis ako, gusto ko kumain ng matatamis, ng mga cake, ice cream. Pero, tinitiis ko lang yung sarili ko. Hanggang tikim-tikim lang, hindi ko dinadamihan. Tsaka, hindi ko inaaraw-araw. Tapos, pagkakain kayo ng mga biskwit, tingnan nyo yung nutrition packs. Kung ilang gram yung sugar. Para, hindi tumaas yung blood sugar nyo. Less rice, more veggies, and meat. And of course, konting kanin, maraming gulay, tsaka karne, ganun. Basta yung kanin nyo, konti lang po. Huwag kayong matakaw mga mamsi kasi pag naging matakaw kayo, lalaki ng lalaki si baby sa loob. Mahirapan kayong umire. Kasi ako noon, kaya naging 3 kilo si baby. Kasi yung normal daw na kilo ng baby sa normal delivery is 2.8 kilo lang. Pag 3 kilo, 50-50 pa daw yun kung ma-normal delivery mo. Kaya, thankful ako kasi na-normal ko si baby. Na-iri ko talaga siya ng bonggang-bongga. Kasi naging matakaw ako nung nag-7 months na yung chan ko. 7 months ata yan. Ang dami kong kumain. Opo, ang dami kong kumain. Tapos nung, kasi diba every month check-up. Nung chin-check-up ako, yun nga, kumano bigla yung timbang ko kaya nag-diet ako nung pagka 8 months to 9 months. Konting kanin na lang talaga. Siguro, ganun na lang. Basta ang konti na lang. Basta bawi ka sa gulay tsaka sa karne.
And of course, more water. And yes, syempre, dapat inom ka po ng inom ng tubig, Mamshi. Huwag kang madidehydrate kasi pangit din daw po yan. Malalaman mo kung dehydrated ka kapag yung ihi mo is dark yellow. Dapat yung ihi mo parang light yellow. Normal lang naman sa buntis na ihi ng ihi. Kahit naman ako eh, simula nung nabuntis ako, 20 months hanggang 9 months, parang ihi talaga ako kasi nga, yung advice sa akin ng OB ko, inom ka ng maraming tubig. Yun, kaya tubig talaga ako ng tubig. Kahit nga tulog ako eh, siguro magdamag. Napupuyat ako niyan, mga ma'am, share ko sa inyo. Napupuyat ako niyan nung simula ng 7 months na yung tiyan ko, hanggang 9 months. Tulog ka, ihi na yung gumigising sa akin. Siguro sa buong magdamag, yung ihi ko niyan, mga 5 times to 4 times. Pala ihi talaga ako kasi nga, ang lakas ko uminom ng tubig. Tubig talaga ako, mayat maya tubig. Pili ko nga naaano ko yung 8 glasses per day. Dapat ganyan din kayo, uminom po kayo lagi ng maraming tubig ha. Pero hindi malamig ha, huwag kayo inom ng malamig. Milk for breakfast and milk before sleep. And syempre, para healthy naman si baby, kailangan niyo rin uminom ng milk. Yung iniinom ko na milk noon, Ann Ma'am. Yes po, Ann Ma'am. Pag-breakfast ko, yun ang ginagawa kong kape. Ann Ma'am sa umaga sa breakfast, tapos milk pa rin bago matulog. Pwede namang once a day lang kayong uminom ng Ann Ma'am. Ako kasi noon, twice eh, dalawang beses. Sa umaga tsaka sa gabi bago matulog. Tapos, ang ginagawa ko kasi niyan, sa umaga, yung breakfast ko, hindi ako nag-rise mga mamshi. Ang kinakain ko po niyan, tinapay lang tsaka itlog. Yes po, maganda po yung itlog sa bunti. Pero hanggang dalawang itlog lang po yung pwede niyong kainin sa isang araw. Huwag buong maghapon itlog. Sa umaga lang, sa akin kasi sa umaga lang eh, yun yung ginagawa ko palaman sa tinapay. Dalawang itlog, yung scramble ko or minsan sunny side up, gano'n. Basta yun yung ginagawa ko palaman sa tinapay. Tapos, ma'am, yan lang po yung breakfast ko. Hindi ako nag-rice kasi nga nakakataba po yung rice. Nakakataba sa baby yon. Tapos, pag lunch naman, yan, syempre mag-rice ako. Tsaka gulay, karne. Pero, mas marami ako mag-ulam kaysa sa kanin. Mas nadami ako yung gulay or isda or karne, ganyan. Tapos, pag merienda naman, di ba pagkatapos mo mag-lunch, may merienda ka. Kasi, pag butis ka, ano eh, parang kang laging gutom. Totoo yan, palagi kang gutom. Kaya, huwag kayong matakaw, tiisin nyo. Kung gutom kayo, yung kainin nyo, yung hindi nakakataba. Kasi ako, pagkatapos mag-lunch, pagka maya-maya ang mga hapon, nang may merienda na, yung ginagawa ko, prutas, fresh na prutas, ginagawa kong juice. Yun po, mince, tapos biskwit. Mababa lang yung sugar. Ganon, yun lang. Yun lang yung merienda ko. And then, pagkagabi, yun nga, rice pa rin, pero konti lang din yung rice. Tapos, before ka matulog, milk. Ganun lang. Everyday po. Everyday rotation po, ganun. Ganun lang ako. Imagine nyo yun, everyday breakfast mo, tinapay itlog. Simula 3 months yung chat ko hanggang mag 9 months, ganun yung breakfast ko. Ganun yung kinakain ko. Huwag tamad, Mamshi. And of course naman, mga Mamshi, huwag tayong tatamad-tamad. Kasi yan din yung number one problema ng mga buntis eh. Kahit naman ako, kahit din naman yung buntis ako, parang gusto ko rin maging tamad nun. Kasi, lalo na pag ano, kasi ang sarap humiga, ang sarap umupo. Lalo na pag malaki na yung tiyan mo. Kasi feeling mo niyan, parang ang bigat-bigat na, kaya nakakatamad na maglakad. Parang mabigat na yung katawan mo. Pero, pinigilan ko yung pagiging tamad na yan. Dapat talaga, kumilos-kilos po kayo. Kasi ako noon, si-share ko sa inyo ha. Nalaman ko na buntis ako, magki-3 months na po yung tiyan ko. Yes po, hindi ko po alam na buntis ako noon. Tapos, nung galing kami Taiwan, doon ko palang nalaman na buntis na ako. Kasi, nung dalaga ako, yung menstruation ko, hindi rin regular. Minsan, sa isang buwan, di ako nire-regla. Kaya dati, akala ko noon buntis ako. Hindi naman. Kaya lagi ako nagpipiti noon eh. Kasi nga, iniisip ko baka buntis ako, lagi akong delay. Delay lagi yung regla ko. Tapos nung pumunta kami sa Taiwan, hinihintay ko yung regla ko noon, wala pa rin. Hanggang nakabalik na kami dito sa Pinas, nag-pregnancy test na ako ulit kasi 2 months na hindi dumarating yung regla ko. Kaya nag-pregnancy test na ako, yun, nag-positive. Yes.
pakiramdam ko noon ano eh, parang natakot na masaya. Halo-halo. Ganun naman yata talaga pag first time mom ka. Naghahalo-halo yung emotion mo. Tapos nagpa-check up na agad ako sa OB. Pina-request ako ng ultrasound. Ayun, doon ko nalaman na magti-3 months na pala. Parang 2 months and 2 weeks ata siya noon. Nagulat ako. Nagulat ako nun kasi walang nagbabago sa tiyan ko, hindi lumalaki, parang normal pa rin, ganun pa rin. Tapos nung dinugo pa ako nun, nung nasa Taiwan kami, dinugo po ako one day. Akala ko nga, yun na yung regla ko eh, akala ko yun na. Pero nagtaka ako one day lang, tapos light lang yung kulay, light red. Sinabi ko yun sa OB, sabi niya, ano daw, baka daw malaglag si baby kasi dinugo nga ako, nag-spotting. Spotting po yun, konti lang naman. Nilisitaan niya ako ng pampakape, tapos laging sumasakit yung puson ko noon, nung mga 3 months na siya, 3 to 4 months, laging sumasakit yung puson ko, laging naninigas. Ano daw yun, sabi ng OB ko, yun daw yung sign na malalaglag si baby. Opo, muntik na pong malaglag si baby noon, buti na agapan. Ang sabi sa akin ng OB ko, mag-bed rest lang daw po ako, huwag akong kikilos masyado, huwag daw ako lakad ng lakad kasi daw mahina daw yung kapit ni baby. Lalo na lamang ko nabutis ako hanggang 4 months ata or 5 months. Hindi ako masyadong nagkikilos, hindi ako naglalakad masyado, lagi lang ako nakahiga kasi nga baka daw malaglag si baby noon. Kaya buti na lang, thank you kay Lord kasi nga hindi siya nalaglag. Kumbaga parang naagapan si baby noon. And then nag-start na akong magkikilos-kilos nung nag 6 months na yung tiyan ko. Kasi malaki na si baby noon eh. Kumbaga malakas na yung kapit niya. Kasi pag 1 to 5 months, masilang pa po yung kapit ng baby nyo niyan. Kaya huwag muna kayong gagalaw-galaw. Huwag muna. Mag-start na lang kayo pag nasa third trimester na kayo, mga 7 to 9 months. Doon pa lang kayong makikilos. Ako kasi 6 months eh. Ang ginagawa ko lang naman noon araw-araw, nagluluto lang. Yes, everyday ako yung kusinera. Yun lang ginagawa ko at least. Siyempre, nagluluto ka. Gagalaw-galaw ka, hindi ka lang lagi nakaupo, diba? Ganun yung ginagawa ko everyday. Simula nung nag 6 months yung tiyan ko hanggang mag 8 months. 6 months to 8 months, ganun yung ginagawa ko. Lakad lang ako ng lakad. Lakas na rin naman yung kapit ni baby, kaya okay, pwede ka na maglakad-lakad niyan pag mga 6 months na yung tiyan mo. Pero wag masyadong sobrang lakad naman kasi baka maaga naman maano si baby. Yung mild lang. Mild lang yung gawin mo na konting lakad, konting galaw, konting kilos, ganun. Kasi yun yung ginagawa ko eh nung buntis ako. Huwag matulog sa hapon. And yes, syempre, huwag kayong matulog pag hapon. Ganyan naman talaga pag buntis eh. Kahit ako, parang lagi akong inaantok. Lagi din ako inaantok niya nung buntis ako. Pero hindi ako natulog talaga pag hapon. Pinipigilan ko. Ang ginagawa ko, naglilinis ako ng kwarto or gumagawa ko ng mga ibang way para hindi ako makatulog. Ganun. Lakad ng lakad. And yes, syempre, lakad-lakad po. Yan po yung pinakamabisang paraan para ma-normal delivery mo si baby mo. Lakad talaga ng lakad. Kasi ako, nung kabuwanan ko na, December kasi yung kabuwanan ko, start noon everyday, lakad na po ako ng lakad. Araw-araw po yan, maghapon po yan. Ang ginawa ko noon, yung mall, lagi ako nasa mall, everyday po yan. Lagi akong nag-window shopping, makalakad-lakad lang. Tapos, hindi ako tinitigil hanggat hindi ko natipil na parang pagod na talaga yung katawan ko. Ganon. Everyday ko pong ginagawa yan, naglalakad ako. Kasi nga, takot talaga ako masisaryan. Takot talaga ako kasi yung balat ko po, ano, keloid. Keloid yung balat ko. E parang na lang pag may tahi yung tiyan ko, hindi mas lalong pangit magkikeloid. Tsaka hindi naman po yun yung dahilan. Kasi nga, mahal nga po yung cesarean unlike mo sa normal delivery. Tsaka matagal din daw po yan gumaling, sabi ng friend ko na si Jokai. Matagal din daw po yan gumaling, mga 1 year pa daw. Tapos, minsan pa nga daw, kumikirot-kirot pa daw yun, yung tahi niya. Kaya believe din ako sa mga mami na cesarean dyan. Kasi, isipin nyo na lang ha, yung tahi sa pempe, maliit lang, pero masakit na. Paano pa kaya kung sa tiyan na malaki yung tahi nila, di ba? Kaya, nakakabilib po kayo, mga cesarean ma'am, na kasi nakakayanan nyo yung sakit ng tahi nyo sa tiyan. Ako, matagal din gumaling talaga, matagal nga daw gumaling yung cesarean i-compare sa normal delivery. Kasi ako noon,
1 month wala na akong nararamdaman sa pen ko eh. Magaling na yung tahi ko eh, 2 weeks pa lang. Pero 1 month talaga, as in wala na talagang sakit, wala na. Squat, ma'am, she. Yes, syempre, squat. Yes po, squat. Nag-squat po ako nung kabuwanan ko. Everyday din po yan before ako matulog. Mga 10 squat, 10 lang. Pero huwag nyo naman persahin yung katawan yung mga ma'am, she ha. Kung pili nyo talagang hindi, kung pagod na kayo, pahinga. Pahinga muna, relax nyo muna yung katawan nyo. Tapos, pag kamayabaya, squat ulit kayo, ganun. Huwag nyo din namang pagurin yung sarili nyo. Kasi ako noon, pag napipil kong pagod talaga ako, yung ngalay na ngalay yung pa ako, papahinga muna ako. Tapos, squat ulit, ganun. Ganun lang ginagawa ko every night po yan. Every night before ako matulog, ginagawa ko yan. Kaya siguro, ang bilis bumaba ni baby nung nag-deliver ako. Kasi po, pag hindi pa rin bumaba si baby, due date nyo na, talagang sasayan po yung bagsak nyo. Kaya kung talagang ayaw nyo ng cesarean, gusto nyo ng normal delivery, mag-forsige po kayo na mag-exercise. Huwag po kayo tatama rin. Kasi nga, yan talaga yung problema ng mga mami. Kahit naman ako noon, kaso nag-forsige lang talaga ako na mag-exercise. Squat ako niyan, tapos everyday lakad. Maghapon, lakad ako ng lakad. Yan po yung ginagawa ko. Hanggang sa, nung December kasi yung kabawanan ko. Nung November, 8 months yung tiyan ko, inuunti-unti ko na yan. Inuunti-unti. Unti-unti na akong naglalakad-lakad araw-araw. Tapos nung kabuwanan ko na, nagdun pa lang ako nag-squat. Nung kabuwanan ko na, squat every night before matulog. Tapos, December 12, kasi yung expectation date ko, nasa December 27, ganyan. Lumabas si baby, December 12, 37 weeks po siya noon, medyo napaaga. Naisip ko nga baka sa kakasquat ko yun. Pero normal lang naman daw po talaga yan, nalalabas si baby ng 37 weeks. Kasi, once na nasa 36 weeks ka na, anytime na daw po, pwede nang lumabas si baby, anytime. Hihintayin mo na lang na mag-labor ka. Kaya, good luck sa inyo mga mami. Kung talagang gusto nyo ng normal delivery, mag-exercise po kayo, mag-forsige kayo. Kasi ako noon, nung buntis ako, palaging nasa isip ko, lagi nakatatak sa isip ko na hindi ako pwedeng cesarean, hindi ako pwedeng cesarean. Kasi, isipin nyo na lang ha, may kamot na nga yung tiyan ko, dadagdag ako pa ba ng tahi, yun noon. Kaya ayoko talaga ng cesarean, kasi nga, mahirap po yung may tahi sa tiyan. Kasi nga, nakikita ko sa mga friends ko na cesarean sila. Matagal nga daw gumaling, tapos kapag malamig ata daw yung panahon, kumikirot yung tiyan nila, yung tahi kumikirot, hindi pa daw yung magaling, mga 1 year pa daw gagaling yun, kaya good luck sa inyong mga mami ha. Kaya yung mga pregi dyan, sa mga bagong buntis dyan, good luck sa inyo. Sana makayanan nyo rin yung nakayanan ko. Dapat umili kayo ng bonggang-bongga. And wag na wag po kayong panghihinaan ng loob. Lakasan nyo lang yung loob nyo. Kaya pag 8 months na yung tiyan nyo or kabuwanan nyo na, everyday na kayo maglakad-lakad niyan, maghapon, tsaka squat every night before matulog. Kasi ganun po yung ginagawa ko. And syempre, wag na wag nyo kakalimutan si God. Mag-pray kayo once na nag-labor na kayo or mga nganak na kayo. Lagi kayong mag-pray na sana healthy si baby, ganun. Kasi ako, nung buntis ako, every night before matulog, lagi ako nag-pray kay God. Nasabi ko, Lord, isa lang po yung maihiling ko sa inyo. Palabasin nyo lang si baby na healthy, ganun. Di bali na kung anong mangyari sa akin, basta si baby, healthy lang. Yun yung every night kong sinasabi yan kay God. Kaya, thankful ako kay God kasi nga, healthy si baby, no? Kaya po, mag-pray kayo palagi. And, babay na kasi, nag-iingatin na yung baby ko. So, yun lang po. Subscribe na lang po. Sobrang ma-appreciate ko na po yan. And, thank you for watching. Bye-bye na, baby. Bye-bye!